Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang aking homemade banana slicer. So, simulan po natin sa blade. So, ang original blade po nito ay 2mm. So, 2mm din po yung thickness ng banana chips. So, ang requirements po ay 1mm lang. So, nagpalit po tayo ng 0.8 na blade. Ito naman pong plate ay binili po standard. So, yan, magkasama po siya. So, dito naman po, ang ginawa ko lang is pinantay ko itong portion na to kasi nakafit siya para dun sa original na blades. Ayan po. Ito namang portion na ito, nilagyan ko ng cutout yung blade para hindi tamaan or hindi tumama doon sa naka-extrude na part. So yan, di ko na po siya tinanggal. Kakabit na natin ang blade. Ito po yung casing. So, sa unang design ko, buo po ngayon, hinati ko siya. Pinopen ko parang nabubuksan yung babaw. Tapos itong part po na ito, para sa lock, so mas maganda kung door latch po yung gagamitin. Ang shaft po nito ay 3 parts. So, standard po, fit naman po dito. So, hindi na po yan kailangan ipa-machine shaft. So, ang sprocket natin ito po sa starter ng motor. So, ayan po. Minodify ko lang siya. Binutasan ko. Tapos, same din dito sa maliit. Tapos, yun. Yung wash motor is yun, bago po binili. Ayan po siya. Paglagay po ng plate, make sure po na yung guide isakto rin po dun si stopper para hindi po tumansip pag umiikot or para hindi bumangga dito sa taas ng plate.
po ang kapal ng na-slice na chips. Ito na po yung thickness ng chips. Sinot mo ba? Oo. Yay!